Okay, no? Basta tandaan lang natin na pag nag-solve tayo ng mga problem dito sa translation, no, foreign financial statements, ay yung ano-ano ba yung mga applicable exchange rate, no, sa kada account natin, no? Groups of account naman yan, eh. Hindi naman ano, no, hindi naman yan talaga isa-isa na kunwari, no, iba yung sa cash, iba yung sa receivable, iba yung sa inventory, hindi, no? Okay. So, di ba, no, kung re-review natin pag mga asset and liability, ay i-translate natin using the closing rate, no? Closing rate or current rate, no? Pag sinabing current rate, ito yung exchange rate ng balance sheet date, no? Kung mag-translate tayo ng December 31, 2020, for example, hanapin lang natin ang exchange rate ng December 31, 2020. Okay? Kasi di ba, ang ulitin ko lang, ang pinakatrabaho lang naman natin dito ay gawing pesos tong itong mga yan, no? From cash to dividends. Okay, dapat maging pesos yan kasi naka-Thailand bats sila, no? Okay? Nagbigay kasi ng balance sheet tong subsidiary natin, si Durian Company, pero syempre dahil nag-o-offer siya sa Thailand, lahat ng mga accounts niya ay naka-Thailand bat pa. Okay? So, ayan, from 7,000 Thailand bat na cash hanggang doon sa dividends paid na 15,000. Eh, syempre, pag nag-consolidate tayo, no, kinonsolidate natin yung financial statements ni Nadabaw Company, si parent, and Dorian Company as the subsidiary, dapat muna natin i-translate yung mga accounts ni Dorian Company. No? Hindi natin pwede pagsamahin yung mga accounts na magkaiba ang mga currency nila. Okay? So, hindi pwedeng kay parent ay naka-pesos, tapos si subsidiary ay naka-Thailand baht. No, malabo 'yon, kaya ang gagawin natin, gawin muna nating pesos 'tong mga na-report, no, ng mga account ni subsidiary. Okay, simula cash hanggang sa dividends. So, 'yun ang gagawin natin diyan. At sabi nga, ang rule natin, pagdating sa mga asset and liability, dapat gamitin natin ang closing rate, no? Kung ano ang exchange rate ng balance sheet date, yun ang dapat na gamitin natin. So, simula yun dito sa cash hanggang dun sa bonds payable. Ang laking bawas na kagad nun, no? Kasi isa-isa lang naman ang, isa lang naman yung rate na gagamitin natin sa lahat ng mga yan, no? Hindi yan iba-iba. Ngayon, pagdating naman sa mga common stock, no? Common stock and APIC, okay, asset and liability, okay na yan. Ang medyo iba-iba lang yung pagdating sa mga equity accounts, no? Ulitin ko lang. Pagdating sa asset and liability, kasi 'di ba tatlong group lang naman 'yan, asset, liability and equity. Asset and liability, lahat 'yan based on current rate, no? Ngayon, sa equity, 'yan kailangan nating i-breakdown. Diyan tayo magkakaroon ng iba-ibang exchange rate. Okay? Sa common stock and APIC, ang rule natin dito, gamitin lang natin kung ano ang historical rate, no? Pag sinabing historical rate, pagdating sa mga share capital and APIC, ay gamitin lang natin kung ano ang mga rate noong oras na in-issue sila. Okay? Yung date of issuance rate. Okay, no? Huwag tayong medyo mag-alala dito kasi nga, baka isipin natin, eh, paano 60,000 na yan? Mamaya, nagkaroon ng issuance noong March 1, nagkaroon ng issuance noong April 1, nagkaroon ng issuance noong September 1, iba-iba, di ba? Okay, ang mga problem, no, kadalasan, isa lang na parang hindi nakakalito, no, hindi na dagdag trabaho yan, isa lang talaga, no, ang pinanggagalingan ng mga common stock and APIC, no, sabihin na natin, parang sabay-sabay lang in-issue yan. Okay, pero kung sakali, hanapin nyo na lang kung kailan in-issue yung mga share capital na yun. Okay? So, kung meron tayong sabihin na natin, yung 40,000 ay in-issue ng February 1, gamitin mo yung February 1 rate para doon sa number of foreign currency na in-issue. Okay, noong February 1. Tapos yung iba, kung sakali, ma-determine natin na in-issue ng October 1, doon mo siya i-multiply, no, na exchange rate. Okay? Pero ulitin ko lang, ang mga problem ay kadalasan isa lang naman talaga ang pinanggagalingan nila na exchange rate. At dahil nandun tayo sa consolidated financial statement, ang kadalasan pinanggagalingan niyan ay yung date of acquisition, no? Yung date of acquisition. Nung in-acquire ni parent si subsidiary, ano ang exchange rate? Okay?
So, ayun, no? Ituloy na natin. So, okay na tayo, no? Sa mga common stock, okay, and APIC, historical rate lang yan, date of issuance rate. Pagdating naman sa mga revenues and expenses, ang sabi nga natin sa first na video na rin, ang sabi ay based on the transaction rate, no? Transaction rate. Actually, ang transaction rate na pwede mo rin namang i-apply doon yan sa common stock and APIC na sinasabi natin kanina na historical rate. Kasi nga, date of issuance rate talaga yon. Kaya ang tinutukoy natin nag-transaction doon ay yung issuance of share capital. Dito, pag sinabi natin transaction rate class pagdating sa mga revenues and expenses, kung kailan natin na-earn ang revenue, kung kailan natin na-incur ang mga expenses. Parang ang hirap kasi pag-isipan ng mga ganyan. No? For example, meron kang sales na nireport na 150,000. Ang dami pwede pang galingan yan. Pwede tayong nagbenta noong January 15, nagbenta tayo ng February 20, nagbenta tayo ng March 31, nagbenta tayo ng April 16, di ba? Hindi lang ganun, no? Pwede sabihin natin, within a month, sabihin na natin, meron tayong mga 30 na sale transactions, eh, ang hirap naman isa-isiin yan. Okay, no? Siguro in actual practice, pwede natin gawin yan, pero syempre, for convenience purposes, sa mga sinusolve natin ng mga problem, alangan naman isa-isain pa natin yan, no? Marami kasi pwede pang galingan yan, yung 150,000. May mga problem na talagang matyagan na binibigyan ng breakdown yan, pero hindi yung napakaraming sale transaction. Sabihin na natin, meron tayong mga tatlo o lima. Okay? So, ibig sabihin, kung determinable sa problem, kung magkano o ano yung breakdown ng sales na yan, no? Sabihin na natin, 50,000 naging sale natin noong April 1, 80,000 naging sale natin noong June 1, tapos yung remaining 20,000 ay naging sale natin noong October 31. So, hanapin lang natin yung mga exchange rate noon. Yun ang sinasabi ng date of transaction rate. Pagdating sa sales, date of sale rate. Okay? Pagdating naman sa mga expenses, kung kailan natin na-incur yan. Kaya lang hirap din, no? Parang marami. Ngayon, para mas madali, no, para mas maging convenient sa part natin, ang kadalasang ginagamit na lang talaga natin dito ay kasi 'di ba, ang sales natin ay nangyari yan during the year from January 1 to December 31 nangyari yan. Okay, no? Basta kahit ano man, no, from January 1 to December 31. Pero para mas madali, para i-represent yung mga rate from January 1 to December 31, kukunin na lang natin yung average rate for the year. Okay? Yun ang pinakamadaling paraan talaga. Para hindi na maging inconvenient sa part natin na ang gagawin ay iisa-isahin pa lahat ng mga sales and expenses. So, in short class, pagdating sa mga revenues and expenses, gagamitin lang natin ang una, date of transaction rate. No? Pag hindi yan determinable sa problem, ang gagawin lang ay based on average rate. Okay? Average rate lang. Kung hindi binigay mismo sa problem ang average rate, ang gawin niya lang class ay yung beginning, no, January 1 na rate plus yung December 31 na rate, i-divide lang ng 2. Okay? Okay na yun sa pagkuha natin ng average. Pwede kasing maging weighted average yan eh. Pero kung sakali walang binigay na ganun, i-divide nyo na lang sa 2 ang sum of beginning and ending rate. Okay? So, ayan na, no? Natapos na tayo, no? Ulitin ko lang sa mga equity sa common stock and APIC based on date of issuance rate or historical rate. Pagdating naman sa sales, up to expenses, average rate na lang, no? Date of transaction rate or average rate. Pagdating sa dividends, date of declaration rate yan. Class, ha? Date of declaration rate. Kung kailan mo dineclare yan, yun ang gagamitin natin para dun sa pag-translate ng dividends. Na kung tutusin, date of transaction rate pa rin talaga yan. Okay? So, ayan na. So, in short class, lahat ng equity talagang as a general rule talaga ay date of transaction rate talaga yan. Okay, dapat no, hanapin nyo kung kailan in-issue, kung kailan na-earn, kung kailan na-incur, kung kailan din declare.
So, yun ang magiging rule natin dyan. Medyo nakakalito lang pagdating sa mga revenue and expenses. So, para madali, i-average yun na lang yan, no? Revenue and expenses. Okay? So, additional information na for the problem, ito na, the receivable from Davao is denominated in Thailand baht. Davao's books show a 4,000 payable to Dorian. Okay, no? Ulitin ko lang, si Davao ang parent dito, tapos si Dorian ang subsidiary. Purchases of inventory goods are made evenly during the year, no? Ito, no, kahit dito masabihin yan, pero pag sinabi yan, actually, yun na rin naman talaga pinupunto dito, kaya natin ginagamit ang average. Okay? Kaya ginagamit natin yung average. Kasi nga, kunwari, yung COGS natin o yung sales, pag sinabi na are made evenly during the year, edi yung 150,000, parang dinivide mo sa 12, tapos monthly na fixed ang nagiging sales natin. Okay? Parang ganun nangyayari. Okay? So, kung meron kang purchases, sabihin na natin ng 120,000, yung 120,000, i-divide mo lang yan ng 12. Parang iisipin natin na pantay-pantay na buwan-buwan, no? Meron tayong 10,000 pesos na purchases. Hindi na bago yun, no? Kaya, ayun, ina-average natin. Okay? So, alam na natin yung rule natin dyan na kaya okay na tayo dyan. Items in the ending inventory were purchased on November 1. Okay? So, yung tutukoy natin dito ay 25,000. Pero tayo kasi, no? Ay, basta ang rule lang natin, mga asset and liability ay nakabase doon sa closing rate. No? Kaya i-convert din natin yung 25,000 using the December 31 rate. Number 3, equipment is depreciated using straight line method with a 10-year life and no residual value. A full year's depreciation is taken in the year of acquisition. No? Pinahaba na lang din siguro yung mga data dito kasi given na rin naman ang i-translate natin na depreciation. At yun, i-multiply lang din naman natin yan sa average rate dito. No? The equipment was acquired on March 1, 2020. Number 4, the dividends were declared and paid on November 1. Ayan, importante ang cost, no? Sa dividend, no, importante malaman kung kailan natin dineclare yan at November 1 siya, no? Kaya hanapin natin ang November 1 rate para i-translate ang dividends. Exchange rates were as follows. January 1, 2020, yung 1.46, no? Sa tingin nyo, saan gagamitin yan? Yung mga January 1, 2020, for example na rate, ay talagang ginagamit natin yan, no? Kadalasan sa mga common stock, no? Sa mga share capital, sa ka-APIC. Okay, dito yun. Diyan yan. Yung March 1, 2020, okay, ito siguro yan, no? Yung acquisition date ng ano equipment, pero hindi naman natin yan gagamitin. Okay? Kasi yung gagawin lang natin, pagdating sa equipment, yung cost and accumulated depreciation niya na 110,000 ay i-multiply lang din naman natin sa closing rate. Okay? Tapos, yung depreciation niya ay nakabase lang din naman sa average. November 1, 2020, ito yung date of declaration, no, ng dividend. Yan ang gagamitin natin siya sa dividend mamaya. O yan din yung date of purchase natin ng inventory. Na hindi naman natin kailangan, no, kasi ang inventory ay i-multiply lang din naman natin yan do sa closing rate. Okay. December 31, 2020, ito yung closing rate natin, no, kasi itong balance sheet date natin dyan, yan ang pinakamaraming paggagamitan, no, tapos next yung average. Yung 1.6, gagamitin lang natin yan dito sa cash hanggang dun sa bonds payable. No, puro 1.6 yan. Tapos yung average natin ng 2020 na 1.5, okay? Dito naman yung gagamitin, no, sa sales hanggang sa operating expenses. Binigay na yung average na yan, ha? Pero wag natin i-try na lang din siguro na ganito na 1.46 kasi ang beginning tapos yung ending ay 1.6, no? Tapos in-add, dinivide sa 2, no? Hindi naman talaga magiging 1.5 yan, no? Kasi
pwedeng ito weighted average yan, eh, 'di ba? Iba ang weighted average just doon sa tinatawag natin na simple average lang. Pero kung sakaling hindi binigay yung 1.5 na yan, ang gagawin lang talaga natin ay i-add tong 1.46 saka 1.6 tapos i-divide na lang ng 2. Okay? So sige, na kunin na natin tong mga requirement natin. Number 1, prepare a schedule translating the December 31, 2020 trial balance from Thailand baht to pesos. And number 2, prepare a proof of the translation adjustment. Okay, so ito muna, no, sa schedule muna ng translation, ang gagawin lang natin ay i-convert or translate muna natin yung mga account na to na naka-report muna initially, no, sa Thailand baht, gagawin muna natin pesos 'yan. Okay. So ito, no, nilagay na natin yung mga balance nila sa Thailand baht, okay? So naka-report 'yan sa baht muna. Tapos, ang gagawin natin, i-multiply isa-isa yung mga yan sa mga applicable rate nila. Okay. So, ulitin lang natin lahat ng assets and liabilities based on current rate. Kaya copy lang natin hanggang dito. Yan. At ano ulit ang current or closing rate? No? So, ang balance sheet date natin, December 31, 2020. Kaya ito ang kukunin natin. Bantayan na lang natin. Mamaya, binigay dyan ay indirect exchange rate. Kaya, i-convert nyo muna sa direct. Eh, ito, direct na yan. Kaya wala na tayong problema. So, lahat ay 1.6. Yan. Nilagyan na natin ang formula yan. So, matag-translate na kagad yung cash hanggang kay bonds payable. Yan ang mga translated amounts nila. Okay na? So, yan ang sa asset and liability. No? I-base natin sa closing rate. Ngayon, sa common stock, ang common stock naman, date of issuance rate or historical rate. Okay? Dito, na-acquire si Dorian Company ni Davao. Okay, noong January 1, 2020. At yun ang date of issuance natin, no, ng mga ano nila, ng share capital. Kaya gagamitin natin dito para sa translation of common stock ay yung 1.46. Okay, 1.46. So, inote na lang natin dito, historical rate, 1.46. Kaya ang translated amount niya ay 87,600. Okay? So, from sales to operating expenses, average rate lang ang gagamitin natin dyan. At ano ang average rate natin? Okay, 1.5. So, yan. 1.5 from sales to operating expenses. Kaya yan ang mga translated amount nila. At si dividends paid, ang gagawin lang natin ay yung lagay na lang natin dito para madali na lang ay yung transaction rate na lang, no? Transaction rate. Pero understood na yan na ito ay date of declaration rate. At dineclare yan noong November 1. Okay? No, the dividends were declared and paid on November 1. Kaya ang gagamitin natin dito ay yung 1.54. Okay, so ito yung mga translated amount natin. Pag tinotal natin yan, talagang normal lang na hindi balance ang debit and credit. Sa Thailand baht, walang problema, balance talaga yan, no? Kasi trial balance yan ni subsidiary. Pero nasa foreign siya, no? Foreign country, nasa Thailand yan. Okay? So walang problema yan. Ngayon, pag translate natin yan, dahil iba-iba, mga ginamit yun ng mga exchange rate, malamang talaga na hindi na balance yan pag naging pesos. At pag hindi na sila balance, ay gagawa lang tayo ng isang account dyan, no? As balancing figure. Okay? So, papansinin natin, no? Habang wala pa yung balancing figure na account natin dyan, ang debit natin ay may total na 439,300. Tapos, ang credit ay may 427,800. Ang rule lang natin, ang balancing figure natin na account ay
padagdag lang yan. Eh. Okay. Pag dito ha, sa ginawa natin sa trial balance, kung saan ka magdadagdag. Okay? So dito, for example, si debit ay 439,300. Si credit, 427,800. E mas mataas yung debit. Saan ka magdadagdag? Sa credit. Okay? Ang idadagdag mo dyan ay 11,500 para maging balance na sila na 439,300. At ang tawag natin dyan, class, ay translation adjustment account, no? At kapag dyan maginamit yan, automatic na yan ang cumulative translation adjustment. Okay? Kung sa kanagdagdag na side, kung sa debit man or credit, yun ang magiging balance niya. At dahil nagdagdag ka sa credit, credit balance yung cumulative translation adjustment account. Ang cumulative ay nasa equity. Okay? Pero yung change in the translation o yung change in the cumulative translation adjustment account ay nasa other comprehensive income. Okay? Kasi yan nga, di ba? Yan ang cumulative translation adjustment as of December 31, 2020. Kasi December 31, 2020, FS ang trinanslate mo. Kaya December 31, 2020, cumulative translation adjustment yan. Okay? Eh kasi, no, pwede kasing nangyari, lalo na kung matagal ng parent ng subsidiary yan, eh, meron ng translation na nangyari dati. At syempre, meron ng balance yung translation adjustment na yan. Kaya kung sakali, meron kang beginning balance na cumulative translation adjustment na credit din, for example, na 5,000, magdadagdag ka lang ng 6,500. Yun ang tiyatawag natin ng translation adjustment for the current year na i-report mo sa OCI. Okay? So, anyway na, meron din ulit tayong sample problem para doon. At ito na yung sagot natin sa number one na requirement na prepare a schedule translating the December 31, 2020 trial balance from Thailand baht to pesos. And number two, prepare a proof of the translation adjustment. Actually, ganyan din naman ang concept dyan. Papatunayan lang din natin na talagang yan ang cumulative translation adjustment natin. Okay? Parang babalansin lang natin. Ito yun. Ayan, no? Nilagay na natin. So, unang gagawin, actually, ganun pa rin ang mga rate na gagawin natin dyan. Magsisimula ka sa assets and liability. Parang gagawa ka ng accounting equation dito, class, sa proof of translation adjustment. Sa taas, ito ang total asset. Tapos, sa baba, liability and equity. Okay? Ang cumulative translation adjustment ay balancing figure. Kakampi yan ni liability and equity. Okay, so sa assets, sa account equation natin, syempre yung assets natin, wala naman tayong problema dyan. Magkano ba ang total assets dito? Ang total assets natin dyan, class, ay eto. Ayan, di ba? Pag tinotal mo lahat yan, kunwari, nalagyan natin dito. Okay, so ito, from cash to plant and equipment, 157. Tapos, i-less mo lang ang accumulated depreciation, ang assets mo dyan ay 147,000. Okay? Kaya nakuha natin yung 147,000. Na i-multiply natin sa current rate pa rin na 1.6. Kaya yung translated total asset ay 235,200. So, ibig sabihin, pag nag-accounting equation ka dapat, ang total ng liability na equity ay 235,200 din. Okay? So, ayan ha. Kinuha, pinagsama-sama ko lang muna lahat ng mga asset. Tapos, minultiply sa current rate na 1.6. At nakuha natin translated total assets na 235,200. Ngayon, sabi ko nga, account equation lang yan. Maglagay naman tayo dito ng liability and equity. Sa liability, okay, itotal lang natin yung liability dito. Dalawa lang naman yan, yung 12 sa 50, kaya naging 62,000 na base lang din ulit sa closing rate. Okay, so i-multiply nyo lang ng 1.6, makakuha nyo yung translated liability na 99,200. Ngayon, ang equity ay yan ang lalagyan natin ng computation dito. Na
based pa rin naman kanina, no, sa ginawa natin na yung mga translation rate natin dyan, no? Okay? Paano yung equity na yan? No, saan nakuha yung 124 to 100? Ganito yan. Okay, no? Net assets or equity at the beginning, 60,000. Okay? So, 60,000 ang net assets at the beginning. So, ito yun, no? Nag-iisa lang naman ang nakikita natin na equity dito. Yung common stock lang naman. Okay? Siya lang naman ang equity dyan na 60,000 times 1.46 the January 1, 2020 rate. 87,600. Okay? So, ibig sabihin na, magkocompute tayo dito ng equity or net assets at the end, gamit yung mga pinag-usapan natin na rate kanina. Kaya yung beginning, yung 60,000, yung common stock, nag-iis lang naman yan, i-multiply nyo ng 1.46. Tapos yung adjustments, net income, di ba, paano ba tayo nagkakaroon ng change, no, in net assets? Net income or net loss, saka dividend lang naman. Okay. So, ayan. Net income, 40,000 times 1.5. Saan nakuha yung net income na yan? No? Siyempre, ganito rin yun, no? 150 minus 70 minus 10 minus 30. Kaya nakuha natin yung 40,000 na net income. At siyempre, alam naman natin na based on average yan. Okay? So, 40,000 times 1.5 equals 60,000. And dividends, yung 15,000 na dineclare dyan, alam na natin na imumultiply lang yan sa 1.54, 23,100. So, ibig sabihin, para magkocompute ka lang naman ng net assets at the end. Bali, beginning, add net income, less dividend, equals net assets at the end. Okay? So, yan, 87,600 plus 60, less 23,100, equals 124,500. Yan ang ilalagay natin sa equity. Okay? So, ito yung translated equity 124,500. Pero, kasi, no, kung papansin nyo dito, pag pinag-add nyo itong dalawa, pag yung dalawa lang, assets and equity, di ba, 223,700 lang yan. Eh, yung asset, 235,200. So, ibig sabihin, kailangan pa ng kakampi. Di na? Liability and equity. Kulang pa sila ng 11,500. At pag kulang sila, dapat ang cumulative translation adjustment natin, no, as the balancing figure, eh, yung kapareho ng normal balance, no, na liability and equity na dapat nasa credit side, no, para maging additional siya sa dalawa. Ayan, kaya 11,500. At sakto lang din naman sa ginawa natin kanina. Iyan ang proof of translation adjustment. Actually, class, natandaan nyo kung paano natin ginawa yan kasi karamihan ng mga problem, ganito ang nagiging procedure. Okay? So, ayan na. Wala pa rin naman talagang bago dyan. Gumawa lang tayo ng accounting equation saka nag-compute tayo ng net assets at the end. Kina-translate lang natin na yung mga rate ay base lang din sa pinag-usapan natin dito kanina. Okay? So, sige, no, ulitin ko lang. Tandaan nyo to kasi kadalasan ng mga problem, no, ay ganyan ang nagiging solution. So, sige, i-solve na natin yung isa pang problem na sinasabi ko kanina. Okay, eto naman. Yung kay Foreign Company. So, nandun na tayo sa exercises. Solve lang natin yung problem when. The following data were taken from the trial balance on December 31, 2020 of Foreign Company, a subsidiary of Manila Company. Total assets, 21,750. Total liabilities, 11,500. Shareholders' equity, ordinary shares, 5,000. Retained earnings, January 1, 2020, 2,500. Sales, 90,000. Cost of goods sold, 80,000. Depreciation, 1,500. Other operating expenses, 5,750. The balance of the exchange differences in translating foreign FS at December 31, 2019, last year to class, December 31, 2020 na tayo. Ito, no? Kaya in-illustrate na rin natin ito kasi dalawang taon ng sakop nito. Okay? Yung una, December 31, 2020, nagkaroon ng 50,000 na credit balance yung cumulative translation adjustment. Okay? Mapaforward sa atin ngayon yung taon niya, no? 2020.
The translated balance of retained earnings in Philippine peso at December 31, 2019 pa rin was 119,500. Okay. Actually, nang pag nag-compute ka ng retained earnings at the end, na? Pag nag-compute ka ng retained earnings at the end, ang mangyayari talaga dyan ay isulat lang natin, no? Ganito, bali meron tayong RE, beginning. Tapos, di ba, paano magiging retained earnings at the end yan? Meron tayong net income dito. Tapos, yan, loss and dividends. RE at the end. Okay? So, yan. Ang retained earnings at the beginning, ito ang gagamitin nyo dito, yung computed RE, no? From prior year. So, ibig sabihin, kung paano natin kinocompute ang RE at the end, kung ano yung computed RE nila last year, ipo-forward lang natin ngayon. Yun ang magiging parang beginning natin dito, no? Yan ang sa translation as translation. Okay? Kung ano kinumpit natin last year, yun ang magiging pinaka-beginning ng translated RE natin. At syempre, ito, ganun pa rin na yung average tapos yung dividends ay yung transaction rate natin. So, ibig sabihin, ito, add minus ang net income or net loss, less ang dividends. At ayun, ang magiging computed RE natin for the current year. Okay? Yan ang ilalagay natin sa schedule of translation. Okay, kung sakali, no, magpa-compute tayo ng RE at the end. Okay, so yan na. Yan ang magiging silbi na itong 119,500. Parang ito siya. When foreign company was incorporated, the exchange rate was 1 foreign currency equals 67.20. No ordinary share changes had occurred since then. Okay, so ito na yung pinakaano natin. Historical, no? Historical rate natin para sa share capital. Okay, sa share capital yan, ha? Yung 67.20. Kasi, dun, yun lang nung pinanggalingan nito eh, nung 5,000 eh. Okay? So, yun eh. Hindi siya ngayon ng January 1 na. Hindi siya yung January 1 kasi nga, na-incorporate yan dati pa. Okay? So, yun. Date of issuance rate niya ay 67.20. The following data were the exchange rates during the year. January 1, 67.4. December 31, 67.6. Average for 2020, 67.5. Ang mga requirement ay, number one, compute the cumulative translation adjustment to be reported on December 31, 2020 and translation adjustment for 2020. Okay, puro translation adjustment yan na yung number one, cumulative, number two ay for the year. Okay, so ganito, i-present natin yung solution. Okay, ito pinak-solution niya. So, sa number one ay yung cumulative translation adjustment. Okay. As of December 31, 2020. At sabi ko kanina, yung pronunciate ko sa inyo solution na sa second requirement no, ng Dabo Company ay yun na. Yung gagamitin na, kadalasan yun ang gagamitin natin na sa mga problem. Kaya ito. Okay, sa so una, yung cumulative translation adjustment, balancing figure lang yan. Okay, in total assets, 21,750 kasi dito, no, hindi na siya yung nasa cash or receivable inventory, tinotal na lang. Total assets, 21,750 based on closing rate na 67.60. Kaya translated total assets ay 1,470,300. Na yun din ang dapat na maging total dito. Okay? Pareho lang yun na kaya parang kinopya lang natin to. Yung 1,470,300. Ito siya. Okay, tapos yung liability ay 11,500 times 67.6777. Ayan, no? 477,400 ang total liability na translated. No? Based on closing rate pa rin. Si equity naman, magsimula tayo sa OS. Okay? O eto na, no? Yung equity natin, gantong gagawin na lang natin. Ilagay natin yung mga equity accounts. Unahin natin yung OS. Yung 5,000. Ordinary shares.
Kailan inisyo yan? Determinable naman sa problem na eto nga, no? Prior pa yan sa January 1, 2020. No? Huwag natin gamitin yung 67.4. Okay, 67.20 kasi na-specify naman sa problem kung kailan inisyo yan. Okay, so ginamit natin yung 67.20 para doon sa OS 5,000 times 67.20, 336,000 pesos. At yung RE at DN natin, ito yung gagawa natin supporting computation dito gamit yung pinaliwanag ko kanina. Okay? So ito siya. Magsimula ka sa translated, no? Yung from prior year, binigay na yan na 119,500. Okay? Diyan ka magsisimula. At dahil wala naman tayo pinag-usapan na dividend sa problem, net income na lang. Ang net income natin ay, yun na, no? 90,000 less 80,000 less 1,500 less 5,750. Kaya 2,750 lang ang net income multiplied by average na 67.50. At ang translated net income natin ay 185,625. So ang ending RE, no, yung RE translated December 31, 2020, 305,125. At yun ang ginamit natin dyan class na para dito. Okay? So, ayun na. Yung 305,125. Yan. Dyan yung nakuha. Okay? So, ano pa ba? Meron ka ng 336,000 na OS. Liability na 77,400. Yung RA mo, na-compute mo na na 305,125. Kompleto na yung tatlo. Okay? Pag tinotal mo yung tatlong yan, checkin natin, no? Kasi, syempre, magiging balance yung figure natin yung cumulative translation adjustment. 77,400. Add lang natin yung 336,000 na OS. Okay? Plus 305,125. Yan ang total ng liability and equity before cumulative translation adjustment 1,418,525. Pero ang dapat na maging total niya ay yung total ng total assets. No, ayan. I-less natin yan sa 1,470,300. Kaya kulang pa tayo ng 51,775. Okay? So kulang pa tayo ng 51,775 sa liability and equity. Kaya magkakaroon tayo ng credit cumulative translation adjustment. Okay na? So, yan, 51,775 ang sagot natin sa number 1. Cumulative translation adjustment, credit balance, 51,775 as of December 31, 2020. At yung requirement number 2 natin ay yung translation adjustment for the year 2020. So, magsisimula ka dito sa 50,000 pesos na binigay sa problem, no? Na beginning natin. Okay? Cumulative translation adjustment December 31, 2020. Nandiyan na kasi yan. At meron kang kinampit na cumulative translation adjustment as of December 31, 2020 na 51,775. Kaya kailangan mo lang magdagdag ng 1,775 credit, no? Pwede maging debit yan kung kailangan mong bawasan naman, no, yung beginning. Kaya ang sagot natin sa number 2 ay 1,775 credit. So number 1 ay A, 51,775 credit, and number 2, 1,775 credit. Okay? So sige class to, hanggang